Hello guys, I'm sure marami sa inyong nag-antay ng bagong content galing sa amin. Medyo matagal din kaming na tenga kasi una, daming inayos dito sa bahay, tapos nagbakasyon ako last week. So ngayon, hopefully magtuloy-tuloy na yung mga content ulit na ipopost namin. At dahil dyan, meron akong bagong ikukwento sa inyo. Sige, okay yan. At saka obvious na matagal na tayong hindi nakagawa ng content kasi mapapansin mo tinamay yung buhok ko ngayon. Oh, ang haba pa nung buhok ko last time pero ngayon makes it up. Tsaka kung papansin nyo yung background natin. Nag-iba na. Umayos na. Okay. Tsaka I'm sure na excited na sila makarinig ng another scary story galing sa'yo. Yan. Oo, tama. Bale, may tanong ako bago tayo mag-start. Sige. Na-try mo na dati yung mga personality test sa Facebook, sa internet. Diba dati nauso yan yung mga may sasagutan ka tapos malalaman mo kung ano yung personality type mo. Oo, meron yan eh. Parang test siya para malaman kung ano ka, introvert or extrovert. Naalala ko yan eh. Maraming set ng questions yan, di ba? Myers-Briggs test. Ayun ba yun? MBTI. Oo, yun, yun. Alam mo yung personality type mo? Ako? Ano ako eh? Anong tawag dun sa ano? Yung parehas? Ano? Yung pwede ka maging introvert? Ambivert? Parang ganun. Minsan, pero totoo naman, minsan gusto ko mapag-isa. Minsan gusto ko may ganyan din ako. So yun nga, kasi related doon yung kukwento ko ngayon. Okay. Okay. Nakuha ko siya actually sa Reddit. Sa kung gusto nyo rin makita ng mga ganung kwento sa Reddit, hanap lang kayo. Sobrang dami sa Reddit. Daming mga nagandang stories doon. Nagandahan ako dito kasi ang ganda ng pagkakasulat. Tapos basta ito, ikukwento ko na lang. Bale, yung kwento nito, may isang babae na nagbabrowse lang siya ng internet ng gabi. Tapos may nakita siya na parang website, tas nakalagay warning, terrifyingly accurate. So sobrang accurate daw nung personality test na yun, na kapag sinagutan mo yung mga questions na yun, madidiscover mo kung sino ka talaga. Oh, kahit ako, ano, mga curious talaga ako kung talagang accurate nga ba yung malalaman sa akin. So syempre naisip niya, gabi na, sobrang bored din siya, bakit din niya nalang sagutan, diba? So yun, ang instructions na nakalagay doon, pipiliin mo lang yung sagot na accurate na nagde-describe sa iyo. Bali yung question parang less than 20 questions lang. Tapos makikita mo lang 'yung mga sagot, agree, strongly disagree, para disagree, strongly disagree, Tapos yung may gitna, may parang gitna. May gitna. Yung unang tanong, do you get scared easily? Mabilis ka bang matakot? Okay. So kung kunari ako yung sasagot, sabihin ko, ano lang, hindi masyado. Hindi masyado, oo. Kasi nga, nagkukwento tayo ng mga nakatakot dito eh. So siya, sinagot niya, strongly disagree din. Okay, so matatakotin siya? Hindi, strongly disagree. As, hindi daw siya hindi matatakotin. Siya matatakotin. Tapos, next. Pag-click niya ng next, ang tanong na sunod, lagi ka bang may kasamang ibang tao? Parang yung tanong is, parang mahilig ka ba makihalubilo sa ibang tao? Tapos sabi niya, naisip niya, parang most of the time nasa kwarto lang naman ako. Okay. So ang sagot niya, strongly disagree ulit. Introvert type tong ano na to. Introvert. Babae ba yung lalaki? Babae. Okay, babae. Okay. So yung third na question, do you pay attention to your surroundings? Parang yung mapagmatsyag ka ba sa paligid mo? Parang ganun. Tapos sabi niya, naisip niya madalas siyang naka-earphones eh. So parang hindi siya aware sa surroundings niya. So focus lang niya sa ginagawa, no? Meron kasing ano eh, yung very observant. May ganun. So sagot niya, disagree. Okay. Tapos yung sunod na question is, do you live alone? Mag-isa ka lang ba sa bahay? Parang ganun. So siya, mag-isa lang naman siya kasi nga introvert din siya. Sinagot niya, strongly agree. So magkaka-connect yung mga questions, no? Magkaka-connect. Tapos yung sunod na question, malalaman mo ba kung may nakatingin sa iyo? Parang yung, 'di ba may ganun yung parang pag may nakatingin sa iyo, parang feeling mo nakatingin sa iyo. So siya ang sagot niya, medyo parang nagulat siya doon sa question na 'yon eh. Paano kung parang yung personality test na 'yun para takutin lang siya? 'Di ba may mga ganun na akala mo personality test tapos yung pala prank, parang scare prank ganun. So sa nilagay niya, strongly agree. So parang alam niya, feeling alam ko kapag may nakatingin sa akin. Strongly agree siya. Tapos yung sunod na question, nagulat siya. Ang tanong, are you sure? So parang connected dun sa question before nun.
So siya, napapaisip na siya. Okay. Gusto mo, gusto talaga akong takutin ito. Di parang alam mo yung mga ano na website. Mm. Basta yung ganyan, parang gusto lang manakot. Nilagay niya, strongly agree. Kasi sure ako na alam ko kapag may tao. Tapos, yung sunod na question, do you worry a lot? Sagot niya doon, not really. Sige, disagree. Okay. Meron pang ano, 15 kasi yung question. Yung 8 is, sobrang imaginative ka ba na tao? Sabi niya, konti, so agree lang. So parang sumasagot na lang siya ng mga random na sagot dito. No? Tinitingnan niya talaga kung mahuhulaan ba talaga kung... Yung personality niya, based sa sagot niya. Uh-huh. Tapos, yung sunod is, I trust people easily. Yung parang, halimbawa, kapag may na-meet ka ng person, pagkakatiwalaan mo na ba kagad. Uh-huh. Tapos sabi niya, gusto niya bigyan ng benefit of the doubt yung mga tao. So agree, yung pinili niya. Tapos, yung pang sunod na question is, medyo parang na ano na ulit siya. Nakalagay, I trust the person standing behind me. Parang, pinagkakatiwalaan ko yung tao na nasa likod ko. Eh, pagtingin niya sa likod, wala namang tao. Oo. Walang tao. So parang inisip niya, talagang nananakot lang tong website na to ha. Tapos nilagay niya, strongly disagree. Okay. Tapos yung sunod na question, medyo parang uneasy na siya. Nakalagay ang question doon, I am good at running. Magaling ka bang tumakbo? Yun yung tanong. Nilagay niya, strongly disagree. Para lang matapos yung test. Tapos sabi niya, ang sunod, I have experience fighting. May experience ka na ba makipaglaban? Ganon. Strongly disagree, nilagay niya. Babae kasi yan eh. Oo. Tapos yung sunod is, do you love meeting strangers? Eh siya, di ba nga introvert siya. So ang pinili niya is, strongly disagree. Oh, ayaw. Tapos yung sunod, are you alone in your house right now? Uy, parang medyo talagang mapapaisip ka na yan. Yung website Eh pero siya, iniisip niya, parang wala, prank lang to. Ang nilagay niya, strongly agree. Kasi mag-isa lang talaga siya. Mm. Tapos yung sunod na question, sigurado ka ba? Mm-hmm. Are you sure? Tapos siya parang nilagay niya, I strongly agree. Tapos dun sa dulo nakalagay, submit answers. Okay. Okay. Kung ako yan medyo... Pero hindi eh. Hindi ko isip. Website? Website. So parang iniisip mo lang na parang... Ako, pag ako yan, pag sasubmit answers ko na, naka-ano na ako. Oh. Kasi baka may jump scare. Oo, naalala ko yan. Daming kanyang websites dati. Ayun, tapos nung nilagay niya yun, nung kinlik niya yun, nakalagay, please wait while we process your results. Hmm. Tapos, medyo na-disappoint siya kasi akala niya makikita na kagad yung link, yung ano yung results after eh. Tapos, pagtingin niya, naglo-loading. Loading lang. 99. Tapos nung nag-done na, nakalagay, click the link below to see your test results. Tapos, pag-click niya nung link, may picture, naglo-load pa. Di ba kapag yung bumababa pa yung picture. Hindi pa agad nakikita. Tapos pagtingin niya, inaasahan niya na makikita siya ng parang generic na mga test results. Or yung mga jump scare nga. Pagtingin niya hindi. Ano yung nakita niya? Picture, di ba? Pagtingin niya sa picture, tingin niya ng mabuti, nagsasagot ng test. Yung nasa picture, ng katulad ng take niya. Tapos yung number is 10. Number 10. Tapos pagtingin niya, napansin niya na siya yun. Siya yun, picture niya. Tapos, ang weird doon, may pintuan kasi siya sa likod. Nung parang kwarto yun. Doon kuha yung picture, yung angle, doon sa picture na yun. Tapos, slowly, bumukas yung pinto. Tapos, doon na. Doon na natapos yung kwento. So parang open-ended yung kwento. Oo. Tapos hindi natin alam kung ano yung nangyari. So ibig sabihin, ano to, no? Parang, paano ko ba sabihin? Fake na website lang yun, no? Parang may gusto lang talaga siyang takutin. Uh-huh. Which is talagang before pa siya magsagot. Nandun na siya. Oo, parang stalker, no? Pero paano kaya, no? Isipin mo na lang. Ang ganda na magagawa ng kwento. Pero paano niya mapupuntahan yung link na yon na targeted talaga sa kanya? Kasi paano kapag may link, may ibang tao, tas ang layo? Hindi, sa ano ngayon, sa technology ngayon. Sa bagay, tsaka na. Baka, matagal na talagang stalker yung nagpaplano nun, no? Mas nakakatakot to kaysa sa multo eh. Yung pagganyan, yung buhay, pagtao. Alam mo ba, nung kinukwento mo sa akin yan, may naalala din akong post sa Reddit.
parang ganyan kamukha niya kasi ano yun, babae siya na pinicturean niya yung laptop niya. Paps, okay. Nag-blue screen yung laptop niya. Mm-hmm. Tapos, di ba kunwari, ito yung screen ng laptop niya. Mm-hmm. Blue screen, tapos sa baba, may ano, alam mo yung pag-webcam, yung maliit na screen na nakatutok. Pero hindi siya. Sino? Wala, hindi niya kilala kung sino. Oo. Anong ginagawa? Nakaano, parang may hawak din na camera. Gulat ako. Hindi ko, ngayon, walang makapagpaliwanag din nung picture na yun kung paano nangyari. Kasi alam mo yun, parang nag-blue screen bigla, tapos siguro baka nag-jump. Tapos may nakita siya na ano, na i-ano ko sa baba, papakita ko sa inyo yung picture pag nahanap ko. Ikaw, meron ka pa bang kwento dyan? Hindi, based dun kasi sa kwento mo, para tuloy ano, naalala ko yung mga kwentong deep web, dark web, naalala mo yan. Mm-hmm. Kasi parang ang advice dati, if gusto mong sobrang kung i-ano ha, siguro sa inyo, familiar na kayo sa deep web tsaka sa dark web, pero sobrang tagal na na ano yan, na issue yan. Ano yung mga alam mo na kwento about deep web tsaka dark web? May mga videos daw doon. I mean, yung dark web, para siyang underground na may mga parang marketplace din daw dyan. Parang bentahan ng mga black market, ganun. Meron pinaka disturbing na nabalitaan ko tungkol doon is yung parang nagbebenta sila ng mga snuff. Diba? For example, ganun. Kasi ang parang ang surface net is yung Google, yung nakikita natin. Yahoo, Facebook. Tapos sa ilalim nun yung deep web, tapos sa ilalim nun deep web yung dark web. Diba? Tapos ang dami dati na nagsasabi na nagbibigay sila ng mga tips kung paano mag-dive dun sa deep web. It's either kailangan gamit mo laptop na pwede na itapon anytime. Tapos kailangan takpan mo yung camera. Di ba? Tapos ano pa ba? May browser na dapat ka lang gamitin para ma-access yung deep web at dark web. Kasi ang sabi nila is yung FBI, minamanmanan na daw yung mga tao na nagda-dive sa deep web. Kaya anytime pwede kang puntahan nila if nakita ka doon. Since sinabi mo nga na maraming mga illegal doon na makikita, illegal websites, eh talaga mamanmanan ng FBI. Actually, may nabalita ako ng ganyan. Yung parang pinuntahan nila yung isang tao kasi yung mga searches niya, disturbing. Kasi di ba parang ang parang matanda na siya na lalaki. Parang yung mga sin-search niya is tungkol sa mga bata, mga pedophile, parang ganun yung ano. Sobrang laki talaga na issue niyan. Tapos ano, illegal na mga, alam mo na, illegal na mga weapons, illegal na mga drugs, may makikita ka daw niya sa deep web. Black market ng organs, di ba? Kasi mahal yan eh, mahal yan pagbinenta, di ba? Alam mo yung mga kidney, mga mata, na kinakailangan ng mga patient, mahal yan pag binenta. Doon mo daw makikita kung saan talaga yung parang binenta. Meron din doon mga ano, hitman, hired na hitman. Tapos, nitong ano, katagalan, nung halos lahat ng tao nagkakaroon ng access sa internet, may mga nakakalusot, Pops, di ba? May mga nakakalusot ng mga videos daw galing deep web. Ano yung mga napanood mo dati na ganun? Alam mo yung ano, kumakain siya, yung parang hindi ko alam kung nakamask ba siya or something. Basta yung nakaubad tapos kumakain siya. Blank room soup. Parang ganun. Ang title niya, blank room soup. Ano yung naalala mo kwento? Actually, hindi ko maalala. Na, sa mind's eye ko lang, nakikita ko lang yung view, yung scene. Yun lang yun. Kasi ka parang pag nag-search ka about it, about deep web, isa yun sa mga normal, common na lalabas eh. Blank room soup, yun yung lalaki na kumakain tapos umiyak-iyak siya. Di ba? Tapos ang parang sinasabi sa mga caption is, asawa niya na daw yung kinakain niya, parang pinipilit sa kanya pangkain. Tapos may mga kasama siya, mascot, di ba? Yung mga ano, malalaki yung ulo. Tuloy lang natin. Meron pa ako nabalitaan ng mga ano, makikita daw sa deep web. Masyado itong mga maselan na video. So, trigger warning muna kami kung sensitive ka sa mga ganitong topics. Yes, ayun. Discretion mo na kung tutuloy mo panoorin. Meron daw sa deep web makikita mga crush videos. Nabanggit mo sa akin 'yan, pero hindi ko alam kung ano nga 'tong crush videos na 'to.
Susubukan natin itago yung mga details, pero from the title, Crush Videos. Tapos, ano yan? Mga video ba to nila? Nila David Archuleta? New Jeans? Ano siya? Brutal. Crush Videos. Na, in? Oo. Sige, pag-iwiwalayin ko na lang yung context. Crush Videos. Paa na naka-high heels. Okay. And small animals. Di ba may ganung video na parang nag-viral before? Yung mga pusa? Oo. And ang masama pa nito, nahuli, dito sa Philippines pa sinushoot. Ay, oo nga pala. Oo, tama. Mga Pinay pa yung gumagawa ng mga crush videos. So, ano to ah? Small animals, insects, pero rabbit, ahas, pinakamalala doon papso, ano? Aso, yun. Grabe no, pati yung mga ganun, ina-outsource ng ibang bansa sa Pilipinas kasi mas mura. Oo, no? May mas malala pa nga doon eh, pero hindi ko na lang babanggitin. Basta involved si Peter Scully. Peter Scully. Ano yun eh? Dito rin yun sa Pilipinas, masyado siyang sensitive, hindi ko na lang babanggitin. Isip na lang, mag-share ka pa ng mga ibang bagay na balitaan mo tungkol sa deep web. Sa deep web? Kasi honestly ako, di pa ako nakapag-dive. Hindi ko rin alam paano mag-dive. Ako rin, hindi na ako marunong lumangoy eh. Sisid lang. Pero, kaya nag-search lang ako ng mga details. Sa akin naman, may isang, hindi ko alam kung tama yung recollection ko ha. Pero, alala mo siya, no? Yung sa Netflix na nauso na kwento na parang bisexual ba siya? Basta killer siya. Dahmer? Si Dahmer ba? Hindi si Dahmer. Yung pinutol niya yung katawan nung parang lover niya na pare sila lalaki. Tapos kung saan-saan niya kinalat. Ano siya eh, parang nakalimutan ko yung title eh. Sana maalala ko mamaya. Pero ito ba yung ano? Ito ba yung nilagay niya sa, di ba uso yung dating app? Tapos nilagay niya ata sa profile niya na gusto niyang makahanap ng isang tao na pwede niyang kainin. Tapos may sumagot na itong tao naman na to, pangarap niya naman na makain. Parang yan yun. Parang ito yun eh. Basta pumunta siya sa apartment. Pumunta ba siya sa apartment? Kasi may alam ako na kwento na ganyan eh. Ano rin siya eh. Tapos ayun, gano'n yun ang atas nung nakita. Kung alam niyo kung ano yung tinutukoy namin, kung pareha man na kwento yun, i-comment niyo lang dito sa video na to. Hopefully, maano namin. Tapos kung may makaalala man, gagawin naming content sa next na video namin. Pero paano naman siya na-connect sa deep web? Kasi, nung nag-background check na yung mga pulis, kung sino yung mga, yung parang kailangan nilang alam ko na, yung don't fuck with cats. Basta parang ganun. Oo. Yun yung ay, tinutukoy ko. Ay, iba pala. Ah, okay. Iba pala yung tinutukoy ko. Iba yung tinutukoy ko. Tama ba yung title ko? Oo. Ang tinutukoy mo naman is, ano, si Pete. Basta may P yung pangalan nila. Oo. Basta yun. Yung one of the ways para matrack nila kung sino yung pumatay is parang may mga videos daw na kumalat na doon siya nag-start sa crush videos. Oo, grabe yan, grabe yan. Talagang tinotaunt niya pa yung mga pulis, di ba? Papahabol talaga siya eh. Tsaka nag-escalate yun, parang nag-umpisa muna siya sa ano, sa ahas, sa pusa. Tapos hanggang paakyat ng paakyat, umabot siya na sa tao na yung naging ano niya, di ba? Nakilala niya rin yun sa ano eh, sa dating app eh. Ngayon iniisip ko kung ano yung kwento mo kasi parang na ano ka nun, narinig ko rin yung kwento na yun, naghahanap siya na. Okay na, naalala ko na yung lalaki na involved dun sa Don't Fuck With The Cats, si Luca Magnota. Oo, si Magnota. Kung hindi nyo pa, kung mahilig kayo manood ng mga true crimes na documentary, meron nito sa Netflix, tong Don't Fuck With The Cats. Highly advice ko na panoorin nyo when it comes to documentary ng true crime. Sobrang ganda nito, fast-paced siya, hindi siya yung masyado maraming slow burn na madaming drama. Oo, maraming reenactment. Simula nung napanood ko tong documentary na to, hindi na ulit ako nakanood ng iba eh. Parang every time na umpisa mo, parang pangit, hindi siya kasing quality nito. Sobrang ganda nito. And
maano kayo dito, magugulat kayo sa reason kung bakit niya ginagawa yun. Sobrang ang galing. Basta ang galing, panoorin niyo yan. Saka ano yan, hindi mo aasahan na ano. Kasi yung title niya eh, Don't Fuck With Cats. Parang ano to? Pero hindi, ang whole title niya is Don't Fuck With Cats, Hunting an Internet Killer. Oo. Parang ganun, parang ano to? Tungkol saan to? Internet killer? Ano pinapatay niya mga pusa? Pero hindi, ang galing kasi parang galing sa isang maliit na topic. Parang may, nung parang nag-zoom out yung kwento para makita oo, yung bigger picture. Tapos grabe, magkakakonekta pala oo, lahat. Kasi sobrang ano eh, unang upload niya ng video, yun nga yung may mga cats na involved. Tapos itong mga bumuo ng isang group, tong babae na nakapanood ng puro mga cat lovers sila. Ang aim nila is hulihin yung gumagawa nito pero using internet lang. Kaso wala si ano eh, ang galing pa ano, 'di ba, kasi yung unang video is may nakita silang vacuum cleaner, may nakita silang carpet, nire-research nila kung saan ba yung nakakabili noon. Oo, kung saan ba nakakabili noon, tapos from that napapalit nila yung area. Kaso ang igaw na part dito is yung may na-record na audio doon na yung salita is hindi yung dun sa area, di ba? Grabe nga yun. Basta ano, kapag may time kayo, panoorin nyo yun kasi ang ganda nung storytelling nung docu na yun. Oo, bilis, fast-paced siya. Tapos, iba pang mga bagay na naalala ko na pwede daw makita sa deep web. Ano, maniniwala ba kayo na yung lahat ng information natin, personal information, passwords, bank account number, is naka-upload na sa deep web? Na anytime, hindi na tayo secure. Kumbaga wala na tayong privacy kung tutusin. Na anytime na may tao na gustong kumuha ng information natin, bibilhin niya lang? Oo. I-access lang nila yung deep web at makukuha na nila anytime. Grabe, no? Sino kaya nakakuha? Siguro sobrang yaman ng ano, no? Nang pinaka may access nung, ay gumawa nung deep web. Or nung hindi, alam web. Ko, ano yun, kalat-kalat yun, eh, di ba? Hindi naman siya isa lang yung may-ari niya. Eh. So, ibig sabihin, what if, no, ano kaya, no, yung government, isang government ng isang bansa, ginagather niya yung data ng lahat ng tao sa lugar niya. Tapos yun yung binibigay niya information sa deep web. Sa no? Deep web. Kasi, di ba, may mga movies na ganyan, eh, na parang kukunin nila lahat ng information, tapos, pag nakuha nila lahat ng information, hahanap sila ng parang, nasa black market na bibili ng information na yun. Oo. Tapos bahala na sila dun kung paano nila ano. Kaya nga natatawa ako pagka every time kunwari may lumabas na, naalala nyo nung lumabas dati yung face up, yung pwede kang maging babae or pwede kang maging matanda. Nag-warning, may mga lumabas na warning na wag daw tayong basta-basta gumamit ng app na yun. Kasi ina-upload natin yung picture natin, binibigay natin yung information natin, which is hindi natin alam kung secured ba. Naisip ko naman, matagal nang hindi secured yung data natin. Okay? Tagal na. Simula pa lang, nung gumagamit na tayo ng mga social media apps, lahat ng information natin actually nandun na. Facebook! Oh, Facebook. Hindi nyo napapansin yung algorithm? Di ba? Algorithm. Parang iniisip pa lang natin minsan, tapos pag-check natin ang internet, natin may binibigay sa ating ads na gano'n. Diba? Anong, may personal experience ka ba dyan na parang na-creepyhan ka sa algorithm na nakikita mo sa internet? Hindi, ito, hindi, nung una, ang creepy kasi parang nag-search ako, dalawa magkaibang apps ha, sa Shopee ako nag-search ng mga, ano ba yun, libro. Libro. Pagpunta ko ng Facebook, yung mga sponsored ads, puro libro na. Yun. So, ibig sabihin parang, alam ng Facebook yung activity mo na sa phone. So parang halimbawa, ay okay, nag-search yun na gano'n. Bigyan natin ng mga ads about it kasi naghahanap siya eh. Ako, so parang gano'n. Ako mas matindi. Perhaps kasi ano, nagkasakit ako nito na karaan, nagkatrangkaso. Hindi ako nag-search ng gamot na ano bang magandang gamot sa trangkaso. Pero may mga chinat ako na tao na may trangkaso ako. Kinuwento ko lang. Ads sa akin ng YouTube, ano? Gamot? Oo, na related dun sa sakit ko. Pati may nakita akong sponsored ads na ano, sakto sa sakit ko. Doon ako na-creepy yan. Eh, so ibig sabihin talaga, paano? Pati messages. Paano, di ba? Na ano nila eh. Sobrang ano, nakakatakot tuloy kung isipin natin na hindi na pala talaga secured yung mga ano natin, data natin.
So before pa yung mga nagsasabi na, naku, wag niyo ibigay yan. No, you're too late. Hmm. Matagal na. Matagal nang uploaded yung mga data natin sa deep web. Actually, di ba naging issue yan? Isa sa mga issue kay pangalanan? Zuckerberg. Kay Zuckerberg yun. Di ba? Yun ba yung reason kung bakit siya na... Napatawag dati? Oo, dati, di ba? Hindi ko maalala yung mismong news na yun, pero nakita ko yun. Kaso kasi mas nangibabaw kasi nun yung mga memes eh. Oh. Di ba? Yung mga memes nung ano yun. Nung itsura niya during that time na parang ano daw siya. Mga robot. Oo, robot. Reptilian. Oh, reptilian. Meron mga ganun pa nga eh. Mm. Pero alam mo yun, nabalitaan mo yung mga ganun. Yung parang may mga parang videos na parang weird yung actions ng mga nasa video na parang hindi talaga sila yun. Pero may idea ka ba tungkol dun sa mga reptilians na yun? Hindi ko kasi alam yung mismong eksaktong information ng mga reptilian. Pero ang pagkakalam ko niya na parang ano yun eh, parang mga skinwalker. So hindi sila aliens? Ewan ko, basta ibang race sila na kaya nilang mag-anyo na tao. Pero alam mo kung ano naisip ko? Ano? Since may hilig ako sa Marvel, di ba? Ano yung mga Skrull sila? Oo, yun. Oo, tama yun. Skrull kasi sila yung mga parang ganun din, parang reptilians na parang kaya nilang mag-disguise ng isang tao. Tapos may kwento dun sa Marvel na halos lahat pala, ano na, mga Skrulls na. Kung napanood nyo yun, tsaka ito, hindi na to spoiler, di ba yung ano, Nick Fury pala dun sa Marvel? Pinakita sa Spider-Man na sa end credits na hindi na pala siya yung totoong Nick Fury. Kung baga ano na siya, Skrull na lang siya na nagaan yung Nick Fury. Parang ganun yung mga reptilians, di ba? May mga signs yun na ano, yung sa mata. Since yung mata ng isang reptile is yung ano lang. Slit, parang slit na gawit lang. Nakakatuwa yung mga ganyan. Pero parang nga yan, no? May naalala pa pala ako na ano, Paps, na ano, napanood mo ba yung movie na Hostel? Hostel. Anong meron doon sa Hostel? Yung pumunta sila sa ibang bansa para mag, ano lang, mag-travel. Tapos parang may mga nakilala sila na hinuli ba sila? Or kinuha. Hindi, kinuha sila para kunin yung organs nila para sa... Hindi niya eh. Ang 'di ba parang may isang ano doon, organization? Ay, hindi pala. Iba pala tinutukoy ko. Turistas pala yung tinutukoy ko. Okay. Sorry. Yung Hostel, para may organization na parang gustong maki... Halimbawa, may makakuha silang tao. Gusto nila kontrolin kung anong gagawin dito. Kung paano papatayin, ganun. May mga ano, no, parang nagbabayad sila ng mahal para makapanood ng live show noon. Sa deep web, meron din daw ganun, red room. Red room, pag binaligtad mo. Murder. Oh. murder, di ba? Red room, murder. Kaya ba, yun yung ano, pagkakaralig. Kaya grabe, no? Ikaw, feeling mo, kung sobrang yaman mo, wala kang magawa sa pera mo, magbabayad ka ba para hindi makakita na? Hindi ko gagawin. No, parang anong level nang sobrang wala ka ng pakialam sa buhay ng ibang tao kasi mayaman ka na, wala ka ng ibang kailangan. Para, sige, sobrang bored ko, magbabayad ako para makita naman ng something na hindi nakikita ng lahat. Hindi man. Feeling ko, Paps, ang nagda-drive sa kanila para makakita nun is hindi yung yaman nila. Ano? Yung ano nila, sickness yun eh. Yung katulad kanina na pag-usapan namin yung crush videos. Ang tanong, bakit may mga gumagawa ng crush videos? Ano yung fulfillment or yung enjoyment na nakukuha ng mga gumagawa nun? Hindi sila yung nag-enjoy. Ginagawa nila yun for money kasi may mga tao na gustong manood nun. Ah, if there's demand, there's kailangan na yung mag-supply. Oo. Pero paano nila nilalaman? No? Paano kaya? Paano ka maghahanap ng tao na naghahanap ako nito, sino pwede? Deep web lang din, syempre. May access na sila sa deep web nun. Ang tanong, paano nila nadidiscover na may ganun pala silang gusto, no? Na desire? Oh, ikaw, mahilig tayo manood ng horror at disturbing movies. Anong na-feel mo? Wala naman. Wala, hindi naman. Na parang alam mo yun. Parang liba, pag may nakita ko pinatay, ano kaya yung feeling? Pagsaksak. Kasi may ganun, may napanood akong ganun eh. Hindi ko maalala kung ano. Gusto niya daw yung feeling ng kapag, liba, pagsaksak. Yung pag ganun, tapos parang nararamdaman niya na nawawala yung buhay nung... Siguro parang power para sa kanila kasi kaya kong kunin yung buhay mo. Hindi ko naman na-feel yan. Ako ang na-feel ko pag nanonood ako ng ganyan, ano, nagiging mas maingat ako. Paano? Parang nagiging mas maingat ako. Alam mo yung parang makakita ko ng disturbing na movie.
na uy, pwedeng mangyari to sa totoong buhay. Mm. Kailangan ko mag-ingat. Parang ganun yung nagiging epekto sa akin eh. Para sa akin yung sa ano, don't turn, yung kasalamat ka hindi mo binaksin yung ilaw. Nag-iingat ako, hindi ko na binubuksan yung ilaw. Oh. Yung ano sa mga ano namin previous ano namin topic namin sa podcast na pag-usapan namin. Tapos nabanggit mo nga doon na nung nabasa mo yon, naging maingat ka na parang ayaw mo na every time na nakakalimutan ka hindi mo na binubuksan. Ilaw. Pagbukas mo ng ilaw. Sa mga listeners namin or sa mga viewers, hindi namin sa inyo ina-advise na tuklasin pa yung deep web and dark web, not advisable, okay? Kaya hindi namin kayo, hindi rin namin binibigay ng full details kung paano pumunta doon eh. Kasi hindi namin kayo ini-encourage na subukan yung curiosity nyo, huwag nyo nang paabutin hanggang doon since ano siya. Wala naman tayong kasiguraduhan, pero malay nyo, what if delikado nga talagang mag-dive? Actually ako, minsan iniisip ko, paano kung parang, alam mo yun, kwento-kwento lang din talaga. Hindi. Na kumalat. May possibility kasi, pero ako kasi, ayoko nang puntahan yun. Mm. Yung parang, meron akong iniisip na parang, baka kwento-kwento lang. Mm. Na parang, may ganito, may ganyan. Tapos parang kumalat. Diba? Mm. Alam mo naman pagdating sa mga urban legend din, diba? Oh. What if urban legend lang talaga? Kasi ako, personally, hindi pa ako nakakita ng ganun eh. Pero ayokong questionin kasi parang paano kung meron? Posible kasi eh. Sobrang posible eh. Oh, totoo. Tsaka feeling ko, based sa pagre-research ko ng mga nagli-leak na information, feeling ko parang nakita ko na rin, Pops. Oh? Na parang hindi ko na kailangan siyang pumuntahan. Mm-hmm. Parang sa progress nung ano natin ngayon, technology, tsaka access natin sa internet. Mag-research ka lang ng mga information, parang nag-dive ka na rin. Hindi mo na kailangang makita na eksakto. Naalala ko pa nga, Paps, nung unang-una pa lang nakausuhan yung deep web na yan, dark web na yan, may napanood ako ng isang video. Brutal yun eh. Ano siya, corn siya. Na brutal. Tapos, di akala ko talaga galing siyang deep web. Tapos matutuklasan ko na ano na pala yun. Yun lang din pala yung na-topic natin nung nakaraan, yung tumbling doll of flesh. Kumuha lang ng isang clip doon. Yun lang din. Actually, yun yung mga reasons kung bakit naiisip ko na wala na may times na napapaisip ko, totoo ba talaga na mayroong deep web or dark web? Kasi pwede kang mag-claim na ganito eh, nakuha ko to galing doon. Pero sa may source lang siya na outside na wala, pinakita niya lang talaga yung video na yun. Oo. Pero yun nga, katulad nga sabi ko, ayoko nang mag-delve deeper doon kasi una sa lahat, sabi nila na delikado daw eh. So Uh-oh. Parang hindi naman ako katulad ng mga nasa horror movies na sinabi ng delikado, tutuloy ka pa. Oo. Diba? Nakakatawa nga rin yung ano eh, di ba? May mga gumagawa nga rin ng content ng ano, nag-unbox sila ng mga... In order daw nila. Oo, mga items. Tapos may makikita sila doon, mga liquid, mga buhok, na makakala mo parang pinadalan sila ng crime scene. Kahit kami, kaya namin gumawa ng ganun. Gusto nyo ba susunod? unboxing something that we bought from deep web. From deep web ko daw. Yung pala, ano? Sobrang risk yun, bibigay mo yung address mo. Kung totoo man yung deep web. Yeah. O nga, yun pa lang eh. Mm. Yun pa lang eh. Kasi paano yung ship, di ba? Unless may PO box sila. So ayun na nga, next time siguro, kung interested kayo sa mga, katulad ng mga nabanggit namin kanina, yung sa mga true crime na content, gagawa kami ng separate content. Comment kayo sa baba kung ano din yung mga gusto nyong matopic namin na pwedeng related dito, pwedeng hindi, na pwede natin pag-usapan. Grabe, sobrang na-miss kong mag-ganito. Though, hindi ako masyado nakapag-research pa eh. Kaya ano, pero next time for sure, pag-aandaan namin kasi kailangan lang namin ng starting point ulit. Kasi dati, di ba, naalala mo parang... Ganon din tayo nag-umpisa. Ganon kami nag-start. So yun, thank you so much for your time, guys. Salamat sa panonood. Kung gusto nyo yung video, click the like button. Tapos, share nyo na din kung may mga friends kayo na mahilig sa ganito. Tapos, mag-subscribe kayo sa channel ko. Ito, TNDS Challenge. Sa channel ni Tito Jamesu. Jamesu TV. Para lagi kayong updated sa mga bago namin i-upload na videos. Tapos, hit nyo na rin yung notification bell. Oo, tama. Para nauuna kayo. Ayun, sige. Maraming salamat. Thank you so much. Hanggang dito lang ulit. Bye. Thank you.